Warm up muna na topic. Alam nito? Ano? Parang oh, context para sa ano. So merong ano, merong isang certain individual na nangailangan ng pera kasi may sakit yata yung tatay niya. Okay. So parang hindi niya akalain nga daw na magbebenta siya ng mga gamit. Okay. Ah, oo, okay, okay. Ayan, so ayan. Nag-post siya. Then, ang mga, ito, isa sa mga paboritong tao ko sa buhay ko, ang mga financial advisors to the rescue. Oo. Pero, kabaligtaran. Kaya nga yung context. Sine yung ano? If not savings, benta everything. Kaya ano? Parang ginawa content eh, Oh yeah, ano naman. Mamahal ka na sa insurance. Sad. Tatlo lang may acronym eh. Ginawa pa nilang marketing content. Opportunity yung misfortune ng iba. Pati nga sir, yung isa, yung parang last slide yata. Yun. Ayun, no? Insure yourself now. I am now giving free quotations. Just message me. So parang, na, ano na nga yung tao eh. Na, pinag-problema, laki na problema niya. Tapos gagawin yung ganyan. Diba? Ayun nga, tapos ano siya, yung, ito, ito yung taong to, yung James Montero. James, pa na yan. Uy, ito yung babanggit ang pangalan. Pero yun, sobrang na-cancel to. Nag-deactivate na to ng Facebook. Pero iniwan niya yata yung page niya. Kayo ba sir, ano ba ang opinion sa mga financial advisor? Mga FA? Hindi kasi sila advisor. may course pa rin siya, di ba? Oo. Ahente sila. Nagbebenta sila. Bakit ka mag-a-advise sa isang tao na ikaw mismo? Ito ah, ang mindset ko yung mga wealth coach, mga ganun. Mm-hmm. Sa akin, bullshit yan eh. Kasi nga, bakit mo i-coach yung isang taong mas mayaman sa'yo? True. Dapat ba ang wealth? Dapat siguro ang wealth coach, si Manny Pangilinan, Manny Villar, mga C. Yan yung ano, may karapatang magturo sa'yo. Pero kung mas mahirap pa sa'yo yung magtuturo sa'yo, bakit mo susundin yung advice niya? Eh yung sa kanya mismo, hindi niya ma-apply yung tinuturo niya. What more pa sa financial advisors ko noon na nagbebenta ng insurance? Yan ba? Insured ba lahat yan? Baka sila mismo walang capability yung bumili ng insurance. Diba? Pero siya may na-encounter na pa yung ganyan. Dami. So, wait, financial advisor o yung ganyan kukubal? Yung financial advisor in general, yung mga FA. Oo, dami. Dami. Kulalo dyan. Pwede pati yung bank? Hindi. Sabi na, pati yung bank, marami rin kami kinala. Uy, ano yan? Pero yun, diba? Bakit ka mag-ano? Bakit mo susundan or susundin yung sinasabi ng advisor sa'yo, kuno? Kuno? Pero, alam mo naman sa sarili mong mas well-off ka sa kanya. Kasi kukunin nga na yung... Naniniwala ko kung na-apply mo sa sarili mo. Sige. Kukunin nga yung ano. Kasi may mga nabasa ko lang to eh. Basta, commission daw after 12 yun, months. Wala pa tayo sa topic ng commission. Pero isa na yan. Uh-huh. Na after ng commission na bakit mo gagamitin yung misfortune ng iba para lang makabenta? Ano siguro naman yung sa... Di ba may ano yan? May parang licensure whatever. Yun. May exam, ganun. Parang may... Parang sa real training. Estate, di ba? Training. So, sana naman meron naman ethics dyan. Ito na itong taong ba? Ay, siya ko ni James Montero Agyapas. Shoutout sa'yo, sir. Hindi ka nag-iisip, James. Ang galing mo talaga. James. Montero ka na nga, pero anong kalit utak mo? Basahin natin yung mga comments, ha? Pati ka. Threaten to si ano, katreto si Jerry ko. Ano? Universal. Yan ang mahirap pag financial advisor. As if everyone has means to live with the savings. Bibili ng away. Sige po. Grabe. Sale lang daw kailangan kasi. Ano sa'yo? Yeah, but maybe don't fully docs. Ayan. Ano yung docs? What's that? Doxing? Yung ano, isisiwalat mo yung tawag dito. Information niya. Oo. Ano siya? Sino siya? Ano ba Facebook niya? Or basically, lahat ang pero yun ang ribat naman dito sa nag-comment na to na bakit hindi pwedeng i-dox yung tao? Eh, siya mismo public rin na nag-share nung ano. Oo, i-dox. So, kumbaga, inimbitahan mo yung sarili mo. Ano, pero problem. Yung issue. Usually, may mga ganyan eh. Tapos hindi mo mag-reply. Nananahimik yung nag-post eh. Diba? Nag-post yung nag-post kasi nga may problema siya sa pera. Therefore, binibenta. Ano man siyang ginawang mali. Tapos ikaw na opportunistang financial agent. Agent. Hindi ka advisor, agent ka. Nagbebenta ka lang. Yun. Ayan.
May reply pala si Brian Pino eh. Pinagtatawaran na lang siya eh. Puro haha lahat eh. Yun know, daming eh. Bas parang ano is White Knight or mamaya kaibigan pala niya. Grabe eh. Nung ginaslight pa nga. Pwede sumasagot ba? Paano ito? Hindi yan. As much as malicious ang puta. Ngayon malicious eh. That's not classy. Paano hindi classy? Eh nananay. Deserve niya. Sure yan. Parang hindi, feel ko kaibigan niya yan. Or baka ano rin yan. I-PR mo nga. Baka financial agent. Agent din, no? Baka. Kaya, tatanggulong niya yung kapwa niyang siraul. Ano yan? Oo, maiksihan mo lang. Parang awa mo na. Yan. Wala namang ano. Ah, hindi. Ayan, o. Oh. Eh, public naman yung ano, no? Hindi naman yung ano, yung address, yung... Kano lang yung siniwalat, which is yung pangalan. Ayun, wala. Pero gusto ko yung ganyan, eh. Yung... nilapag mo ng fax. Tapos pag mamaya na magre-reply pa ba siya after that? Parang hindi. Wala hindi na. Or meron few more replies. Meron pa ba? Meron pa. Kasi over the weekend nata nangyari ito eh. Ayun, nagre-reply. Shit. Pinaglalaban pa rin. Si Boy English. Ayun. Yung magiging tao eh. Nag-resort ng mag-English eh para sa argument na. Para intellectual kunwari. Intellectual kunwari ang pangyari. Dami kong kilalang English speaking pero bobo katulad niya no. Dino! Hinay-hinay ka lang! Kupal. 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 Pero yun, na... insensitive lang. Sobrang f***ed up nung ganyan na... Ito ba, yung... sa pro-life daw siya eh. Ay, oo, nakita ko sa... Shoutout sa'yo, pro-life. Majority naman talaga yata ng financial agents or financial insurance something-something. It's pro-life lang din. Nagbebenta lang kayo ha, hindi kayo advisor, hindi kayo mayaman, magtigil kayo. Hindi na, ano, meron nga silang... To begin with, sino pa nga lang sabing advisor sila? Sila. Hindi, ano, advisor sila. Ina-advise nila yung inara nilang spiel. Sige. Wala naman ma-advise sa akin yun pag ako... I mean, hindi ba sila kinukorek ng company nila? Kasi balik sa company balik nun eh. Eh kung ikaw, company ka, wala ka naman pakialam kung paano makabenta. Basta makabenta. Eh, puta na nila, mali nila yun. Oo. Pero di naman... pero legit naman yung ano, yung mga... Oh, review natin ha, check natin kung may mali doon sa una niyang pinos. Ito lang. Yan lang naman eh. Oo. Binabenta niya lang yung mga gamit niya. May explanation pa. Kaya no, ito yung original post ata. The day I feared the most has finally arrived. Ito, magmagawa nga siya ng ano yung... gumagawa siya paraan. Paraan. Hindi siya lang, hindi nga siya nangihingi ng donation outright eh. Kung may mag-donate sa kanya, di much better. Ano, bake, ano yan? Croffles oh, cookies oh. Cookies? Cookie ko? Mini pound shot. Croissant. Okay. Croissant. Croissant. Ito, nagbibili siya ng Samsung. Pero na yan, yan. I-ano, i-ano. Oh, diba? Oh, pati yung phone niya yata, binibenta niya. Switch na, din, no? Kasi may kailangan siya. Eh, afford niya bang ano? Afford niya ba yung insure yung tatay niya? Isa rin yun. Para kasing ang nagiging kultura sa kanila, pag di ka kumuha ng insurance, masama ka. Ayos ah. Like lahat ba ang tao? I mean, hindi masama ang tao ah. I mean, masama yung ano mo. Masama yung way of life mo. Lifestyle. Oo. Alam mo kung patay, patay. Ano yun? Luxury yun. Sa... may patay ang patay, patay. Ayan. Tarating ngayon yung ano, pag-launch ng iPhone next, ano, next Wednesday. Tuesday sa US. Ay, September ba yun? Launch ba yung announcement mo? Launch. Launch yun. Pero yung mismong sale, wala pa sa atin. Next month pa. Oo, oh, anong kinalaman na? Ayan, uhaw na naman ng mga financial advisor. Dahil? Manggigil trip na naman sila. Bibili ka ng iPhone, bumili ka ng sarili mo, na pag namatay ka, may 3 million kang payout sa pamilya mo. Diba? Pakialaman yung mat. Diba? Pero sila mismo, ano? Bibili ng bagong iPhone kasi nakuha na nila yung commission nila sa mga nauto nila. Guys, hindi masama ang insurance ah. Masama, inang uuto ka para lang may commission ka. Tama. Yung masama, iba kasi kung namatay ka, tapos may payout yung family mo na pera. Financial advice. Okay. Kailala ko dyan ha. Parang yung meme lang yan ng kambing. Yung anong kambing? Kambing versus iPhone. Yung ano, ayaw mabasag after 2 years. Kambing versus iPhone. Kambing, magiging dalawa tatlo pa. I mean, to be fair, maganda naman kasi ang kambing na yun. Okay. So, I mean, pero ibang usapan yung kambing. Pero ito, isipin mo, sige, magpaka-objective tayo. Kambing sa iPhone. Ikaw, negosyante ka ng kambing. Therefore, kambing ang bibili mo. Pero pag ako normal na tao, normal na tao. Ako, kunwari, ang trabaho ko naman, content creator, kailangan ng phone. Oo. Eh, nakakapag-generate ng pera yung phone ko. Luhi ba yung phone sa akin o tool para kumita? Diba? So, ibang perspective. Pero sir, tingin ko makakatulong sa'yo yung kambing.
Hindi, hindi. Example nga. Ako nga, mainly, kambing vendor ako or whatever. Paneho! Sige! Mabibenta rin yun eh. Hindi, parang ang paneho eh. Mabibenta yung ano? Abas na mami eh. Parang ako na yun. Pero ayun nga. Okay, okay. Sa aso. Sige, sabihin natin ano yung kambing. Hindi naman tayo lahat bibili ng kambing eh. Kaya nakakapag-generate ng pera. Saan malalagay? Sana sa iyo. Anong way of life mo? Anong lifestyle mo? Pag yan, di mo na ilagay sa pet mo ha? Ikaw, marketing head ka. Uy! Hindi, anong kumari, marketing head ka. Kambing ang bibilihin mo sa pera mo o cellphone? Hindi, seryosong... Ayun, o. Hindi nga mo sa negosyo ko. Hindi, marketing as trabaho. Trabaho? Ah, syempre phone. O, diba? Trabaho. Pero kung meron ako isang negosyo pa... O, saan ka bumili ng kambing? Wala, bibili ng kambing. Ba't may generate ng kambing? Pero, hindi, again, iba naman kasi yung kambing sa insurance. Magandang negosyo, car wash. Automatic car wash. Passive income. Pressure washer o kambing? Kambing! Tapos car wash yung ano mo. Kambing wash. Kambing wash! Swerte ang kambing sa negosyo. Kambing! Di ba pang satanist? Uy, ako, hindi lang humor yan. Hindi ko yung humor yan, ha? Ito, warm up lang to. Warm up lang to, pero di. Pero yun, sige. Pero yun, sana, sir, ano, ang pangalan mo? Sir John Christopher, malagpasan mo yan. Sana. Pero ito, tandaan niyo po itong buwan to. Yan. James Moctero Agiapas. Paralyzed through financial literacy and security. Kaya sandwich gen warrior. Ano yun? Ano naman yung term na yan? Mga pinag-made up terms nyo. James yan. Lumalayin ako. James yun, tinamay tura. Mas matanda pa sa akin. Hindi, sa mga James, sa mga James. Sino siya sa James? James na kilala namin dyan ha. James. Mga James at Montero. Montero. Sa mga Agiapas.